One, two. Yes, mga kasolar at mga ka-DJ Cass, magandang init ng panahon para po sa ating lahat at welcome po sa ating panibagong video na i-upload ko para sa inyo. Ito po ang DIY, ika nga do it yourself, kung saan ako ay mag-i-install ng hybrid 10.2 kilowatts na Go Green inverter na binili ko pa dito sa Dubai. Alamin natin kung magkano ang magagastos ko sa 12 or 14 piraso na solar panels at batteries. So, samahan niyo ako at huwag bibitawan. Come on, let's go! So, finally, narito na po tayo sa shop ng Anli Solar dito sa Tacloban para makuha na po natin ang materials na in-order ko. At maya-maya lang ay ikakarga na natin sa pickup. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe po. Okay? Let's go! Ngayon ay nandito na tayo sa labas para kunin na natin yung mga in-order natin ng mga gamit, mga solar panels at batteries. Pero isa lang muna ang battery ang kukunin ko kasi may kamahalan. So napag-isip-isip ko na ang bibilhin ko muna ay 12. Bala ko talaga 14. So mas maganda mag-start tayo muna sa 12 kung mayroong pang space doon sa bubong dahil na medyo may kalakihan to. Diba ano? Magdadagdag pa tayo. So ngayon ang in-order ko muna ay 12 panels. Ang ano nito pala, ang brand ay Trina. Doon sana ako sa ano sa tawag dito Canadian Solar kaso wala silang stock. So dito ako pumunta sa isa. Kung patungan natin ng ano, yung sa battery muna kaya. Meron ba battery? Ha? Meron. Ha? Tagalog, sir. Ilan ang power ng battery? Yung 52. 120. Ha? Ngayon ay patuloy tayo nagdi-diskarga at siyempre paisa-isa lang muna dahil nga kulang ang manpower nila rito. Kaya ano lang, slowly but surely kasi napakadelikado to. Ang brand pala nito ulit ay Trina, mga ka-DJ Cass, na ang wattage niya ay 550 watts per panel na nagkakahalaga ng tumataging ting na 5,200. So sa 12, 12 times 5,200 equals to 62,400. So yun sa 12 ng yun. At ang battery naman ay ang brand ay ang Hi-G na 48 volts or 51.2 volts ay pareho lang yan. Ang brand niya ay Hi-G lithium battery na nagkakahalaga ng guess what, 50,000 pesos ang isa. So kung dalawa ay kakainan ng 100,000. Ganun po kamahal, ganun po mag-invest po. Pero sulit naman to, alam ko masusulit to, hindi naman na hindi ka maghihinayang, hindi ka talaga maghihinayang nito kasi sa loob naman siguro ng 5 years ay makukuha mo na yung mga nagastos mo kung magsisero balance ka sa billing ng kuryente. Pero okay lang itong bigat nito, mga ilang kg? Bawat isa? 27 30 kilos? 30 kilos. Si Dante pala ay isang technician din na mag-aayos sila ng mga inverter kung may mga sira, at at the same time siya rin ang nag-i-install mga installer sila dito sa Tacloban ng mga solar. So kung mga kahit man taga saan kayo, kung gusto yung magpa-install po sa
sa ano ng solar sa inyo, ay tawagin niyo na lang po ang tao na to. At kung hindi, punta po kayo rito sa ano mo, pare. Kaya but sa shop dito sa Andisola dito sa Tacloban. Ito na nga ay na-diskarga na yung 12 panels at kukunin naman natin yung battery at saka yung railing at saka yung mga clamp, end clamp saka middle clamp at saka syempre yung battery. So patuloy po tayo nagdi-discarga at kailangan talaga na safety is always come first kasi nga mahirap na sobrang mahal nito, baka malis si Russia. Kaya kailangan ay italin natin ang higpit at maya maya lang ay kukunin na natin ang mga susunod ito yung mga railings. Itong railings naman ay umorder tayo ng 12 piraso. Ang haba nito ay 2.3 meters. Ang price niya ay 600 bawat isa. At nagkakahalaga siya ng lahat-lahat sa 12. 600 times 12 ay 7,200 pesos. Ang ano naman, mga end clamp ay nagkakahalaga lang ng 50 bawat isa, kasama na rin yung mid clamp. Saka kailangan din natin yung MCA para kung nag-order na rin ako ng 4, plus yung cable wire na 35 meters yung kinuha ko. 1,200 ang bawat isang metro. So nagkakahalaga siya ng medyo mataas na, pero okay lang, mamaya na natin anong to kwentahin. So ito palang black and red, ito po yung cable ng battery. So nag-order tayo ng 2 dahil isa lang ang in-order natin na battery muna. So 2 ng Paris, nagkakahalaga ng 1,200. So ngayon ay pupuntahan na natin sa cashier at babayaran na natin ang dapat kung magkano lahat. Okay, so nandito na tayo at titingnan natin kung anong mga nakuha at babayaran na rin natin kung magkano lahat-lahat ang mga nakuha natin ng mga gamit at ito na nga yung resibo. So kinikwenta po ni Madam ang resibo at nagkakahalaga ng lahat-lahat ay 127,240. At ito na nga, medyo tapos na at oras na para umuwi.